pakita ko sa inyo eh. Ah, live ako. Nag-live ako sa Facebook. Nagkakasimula ko pa lang naman. Pakita ko na sa kanila yung motor. Ha? Papakita ko pa lang. Yung motor na nasunog. Pakita ko lang sa inyo. Tsaka kwento ko sa inyo yung nangyari. Mga trupa ko dyan. Sige, wait lang natin ibang trupa natin para isang kwentuhan lang. Ox lang ako sa una-una sa lahat. Ang dami ng alala. Salamat sa inyo. Legit. Natuwa ako. Ang dami ng alala din. So, naisip ko tayo na dahil pa nagmamahal sa atin. Ang dami nagmamahal sa motor. Tapos may mga kupal din na akala ako sumunog sa motor. Susunugin ko yan para ipakita sa inyo. Grabe kayo. Tangina. No chance yun. Hindi ko gagawain yun. Hindi ko kayang gawin yun sa mga motor ko. Mawawala ang motodeck pero hindi ako babayag na mawala yung mga motor ko. Tangina. Bibintakan nyo pa ako sinunog motor ko. Tangina nyo. Ito yung motor. Yan. Kwento ko sa inyo paano nagsimula lahat. Sige, may 11,000, 12,000 tayong trupa. Wait natin ng konti. Kwento ko sa inyo yung nangyari. Siyempre simple lang niya, tapos alam ko naman din na ba yung problema yung motor. Ganun, tapos natuwa lang ako sa kanya, ginamit ko pa rin siya. Wait lang natin ng konti. Tingnan natin, isan tayo mag-ano. Salamat sa mga trupa na yung tunay na may nakita ko, yun yung mga trupa. Mga tahimik lang, tapos pagka ganitong sitwasyon lumalabas. Pero huwag nyo isipin yung damdamin ko kasi napakadami ko nang hinarap na problema mga trupa. Hindi na ako kayang palungkotin ang mga ganyang bagay. Ayaw ko lang yung isipin nyo na ginawa ko to para sa for the views. Hindi ko gagawin yun. Yun lang gusto ko linawin sa inyo. No chance yun. Nananahimik yung motor ko dito. Mahal ko yung mga motor ko. Mas mahal ko ba yung motor ko kaya sa motodeck? Ipakita ko na sa inyo. Doon sa baba ako ng bed. Mas nahihiya pa ako eh. Hindi ako nalulungkot. Nararamdaman ko. Nahihiya ako sa mga kasama ko. Sa mga kasama kong bumuo ng motor. Yun yung nararamdaman ko. Sa aking mga trupa sumuporta rito. Inabangan natin lahat eh. Mas pinabayaan ko. Yun yung nararamdaman ko. Nahihiya ako sa inyo. Yung motor. Lusaw-lusaw siya. Ang daming umaasa na sana edited siya. Dami kong maasa na in-edit ko din yung video, in-edit ko daw. Kasi nasusunog yung side mirror. Ito yung side mirror, sunog oh. Oh. Kabilaan, sunog. Yan. Sunog. Gas tank alusaw. So unahan, medyo di na umabot masyado rito. Uy, salamat may nag-send pa ng stars ah. Imagine ninyo gano'ng kainit na lusaw grab bar. Grab bar yan oh. Yung ganyan yung grab bar. Yung mugs na lusaw. Yung carb, nawala rin yung carb. Yung CDA niya. Diyan ko, ang galing pagkaroon ng mga parang pellets sa loob eh. Tibay, magagaling, mga baka-PS ang nakita ko na survive. Tumakin na natin. Spark plug. Inuwi namin pati yung mga kalat doon. So, hindi kami nagkalat sa lugar. Pinala namin pati yung mga natitira niyang alikabok. Ayan, pati susian. Ayan. Kumbaga, nalinis namin yung lugar. Nahiya nga din ako doon, syempre. Nagskandalo din. Nakakatakot yung itsura na susunog eh. So, niligpit namin mabuti lahat. Ginabi kami ron. Pati yung kanyang cremation, ganyan. Dinala ko. Yung gulong. Ito, medyo late na ito eh. Hangina na lang. Kaya nadama yung unahan eh. Yan siya. Galing. Naging ano, parang cake. Yan. Lusaw siya, lusaw. Hindi na magagamit yan. Kasi nainita na rin yung batalya niya. Kahit pwede pa yung mabuo. Eh, hindi na siya kasing tibay nung dati. Kumbaga, isipin nyo gano'ng kainit yan.
Mabululusawin niyan. Mabululusawin yung mugs. Powder coating 500 degrees yata yun, di ba? Oo, oh, powder coating pa lang yun. Pero ito, nalusaw yung gulong. Yung mugs, sobrang init niya. Sobrang wild, sobrang wild. Yun lang, pero ako, muntik na ako masunog. Doon ako natakot, kaya siguro di rin ako nalungkot. Kasi muntik na talaga ako masunog. Muntik na din ako masunog. Nakasakay ako sa kanya, maandar kami. Babagal itakbo namin eh. Kasama ko yung tropa ko, bisita ko dito. Ngayon lang kami nagkita, ngayon lang to nag-ride. Dala niya yung grabis natin eh. Kasi naya ko siya, men, ang ganda rito sa lugar namin. Di ba tayo sa bundok? At nilinis ko yung Fino na yun ng umaga. Kami dalawa ni Dominic, nilinis namin ang sobrang linis. May nakita ko dito parang metal polish, pinalish ko lahat ng silver niya. Tapos tinanggal, basta, inayos ko pa siya bago masunog. Nilinis namin lahat. Ito kasama ko itong Dominic. Dominic, oh. Yan. Yes, sir. Agawa ito ulit, agawa ito ulit. Oh, wala tayong kailangan ng kalungkot. Kasi hindi dito pa naman ako eh. Hindi pa ako tapos. Ang dami pa natin kagawin mga motor. Gagawa lang ulit ako niya. Natuto na ako. Na pagka ganun, huwag nang ganun. Pagka ganito, ganito pala. Lagi na kami magabaon ng fire extinguisher pag mabiyahe kami. Eh, ang nangyari kasi doon mga tropa. Ito, explain sa inyo ha. Isang araw pa. Isang araw pa sinasabi sa akin, tol, ni-start namin yung Fino, sabi ni Red. Ni-start namin yung Fino. Pare, may nakita akong kumigislap. Sabi ko kumigislap? Ba't naman gigislap yun? Parang gano'n naisip ko. Tinutunuan nun eh. Ginagamit ko lagi yun, di magigislap. So, naisip ko. May maluwag lang doon. Yan ang ganun. Nakita ko siya kasi gusto kong gawin. Darating na kasi yung play button, yung gold play button ko. Sabi ko gusto kong bihisan ulit yung Fino. Ganun ba yung story niya bago masunog ha? Sinat ko sila Joko, sinat ko yung mga kaibigan ko rito. Mga tol, bubuin ulit natin yung Fino. Gagawin natin kulay black at saka gold. Yun yung story niya pa ya. Nagawin namin siyang 1 million celebration na subscribers yung motor na kulay gold siya tsaka black. Nagkapapowder coat na kami ng gold na mga parts, mga ganun. Nire-ready namin siya talaga para sa matindi ang shit. Tapos, ayun, then natuwa ako dahil napag-usapan. Hindi ko naman siya kasi ginagamit eh. Bihira talaga ako mag-motor mga trupa. Sobrang bihira. Mas madalas pa sa akin mag-motor yung mga kasama ko dito. Talaga hindi man ako nag-motor masyado eh. Ayun, sobrang saya ko. Andito yung kaibigan ko nga, galing ng Makati. Men, libo tayo. Sakto, nalinis ko yung motor, nalinis ko yung mga... Nalinis ko siya lahat. Ready siya sa lahat. Feeling ko okay siya. Ngayon, nakita ko may maluwag sa starter. May maluwag sa starter. Akala ko, ayun lang yung kumikislap. May maluwag sa starter. Kumikislap. Ah, sinabi na nila, sabi ng mga kaibigan ko, wag kong gamitin. Ah. Ginamit ko pa rin. So, kumikislap. Ginamit ko. Pinalitan ko ng baterya, chinarge ko pa yung baterya niya. Charge ko ng baterya nung pag-start ko. Ah, bangis itong motor ko na to. Mas madali pang paandarin sa stock. Yun yung comment ko. Napakaganda ng motor. Sobrang ayos. Mas maganda pa sa stock. Ito ko siya na. Okay pa to. Buo pa to. Dito to ako kumikislap na yan. Then, nagpagas ako sa bahay. Pagas ko sa bahay. Nagpagas ulit kami. Na-full tank siya. Yun ang napasama. Full tank talaga siya eh. Kaya nung pagkasunog, may video ako eh, pero hindi ko napakahirap panoorin ng video, parang basta, wild niya, kitang-kitan siya, kasi tatlo lang kami, normal na nagmumotor ng payapa. Huminto ako sa gilid, tumirik yung motor. Ang suspecha ko, parang nabunot yung, hindi ko kasi yung, mga fuel, ano, fuel hose, di ba? Yung fuel hose kasi tumitigas yun eh. Eh, tagal na rin nabuo ng Fino na to, halos mag 2 years na, tapos. Tama ka dun. Oo nga, mali tayo rin. Air filter niya, foam, di ba? Ngayon si Joko, ang suspecha ni Joko, air filter na ginamit namin, foam. Eh, nagbubuga nga yun, di ba? So, inabsorb niya siguro yung gasolina. Eh, mga natutunan natin, hindi natin maintindihan. Hindi ko rin alam. Pero, sure lang namin, sigurado, eh, next time, ang priority na namin, eh, yung safety ng mga ganito. Eh, priority naman namin, sino ba gusto masunugan? Perfect namin yan. Hindi kami gumagamit ng second hand na harness. Electricals namin, laging proper. Hindi rin kami nag... Dabi pa ako sa huling pa. Kumbaga, ano kami, sa standards ng mga ganito, mga wirings, hindi kami yung electrical tape lang, naka-shrinkable tube kami palagi dito.
Basta sobrang ingat namin dito sa mga lahat ng mga, alam namin yung delikado siya eh. Nataon lang, wala namang may gusto niyan eh. Ako, sinabi nila, huwag kong gamitin, kailangan na namin refresh kasi nga, gagawin namin 1 million edition, parang ganun, celebration ng play button. Hindi na umabot. Yun lang naman yung story niya. Pero ako, nakasakay ako, huminto ako, pagpindot ko ng start button, whoo, parang naging detonation siya. Malakas ka yung apoy. Umabot hanggang hita ko, nasunog yung mga bino ko, nasunog yung mga balahibo ko sa hita. So, nasunog yung mga balahibo ko sa hita, tapos nakatalon agad ako. Tapos na-stand ko pa siya, hindi ko naman siya tinumba. Tapos pagtingin namin sa kaliwa at kanan, tumingin ako sa kaliwa. Shit, alang tao dito. Asa taas kami ng bundok eh. Itingin sa kanan, wala rin bahay. Wala rin lupa. Nasabi ko sa sarili ko, mga 5 seconds pa lang. Acceptance is the key. Kesa magwala ako doon, kesa yung motor ko na nasunog. Naisip ko na lang, kakalma na lang ako. Wala na to, nakita ko na sa Facebook to, nakita ko na sa YouTube to pag nabubunta sa sitwasyon na to. Sunog na yung motor mo, wala ka na magagawa. Iuwi mo na lang, yung konting pride na natitira sa'yo. Tsaka natuwi ko pa naman yung mga ano niya, mga memory niya. So di ko alam kung bubuo kami ng bago ano gagawin namin dito, nidisplay na namin to as is na ganito dahil first time namin nakakita sa buong history ng pagmumotor namin. Nagbumotor ako since grade 4. Ngayon lang ako nakakita na sunog na motor, tas tangina yung Miyu ko pa na Fino. Unsold lang dyan, totoo lang, siguro na-accept ko lang agad na material na bagay naman siya eh. Tsaka yun niya, nakaligtas ako eh. Pero last time, sinasabi ko nga palagi sa mga pumupunta rito, tinatanong nila ako ano paborito kong motor. Ano paborito kong motor? Wala akong, hindi na ako nag-iisip. Ito talaga paborito kong motor. Sabi ko nga, kuhanan niyo na lahat ng motor ko, ito lang matitira. O kaya mawawala lahat ng bagay sa akin, ito lang matitira ko. Ganun ko kamahal to. Pero hindi naman ako ganun nalungkot, natutuwa rin ako na. Buti na lang, ganun na yung level ng pag-intindi ko sa mga bagay-bagay. So yun lang, pero hindi ko sinunog yung motor ko ha, tsaka hindi ko in-edit yun, tsaka hindi ko gagawin nyo, huwag nyo ako pinag-iisipan ng ganun. Yun lang, so shinare ko lang sa inyo, for the last time, mapakita ko ulit sa inyo yung motor. Yan, gas tank, para na siyang, ano ng kaha ng sigarilyo. Yun, ayun o, magalaw-galaw siya, ayun o. Tapos, may electronics din dito, ano, hindi ako ano kaya to, patong-patong na bakal. Tanso eh. Ah, MSD! MSD yan, yan yung coil. Tapos ito nga yung kanyang CDI. Ano to? JBT na CDI ito. Banjing! So ito na yung makina niya. Yan. So may nagtataka kung paano nasunog side mirror. Eh ano? Siya. Yun, yun lang. Safe naman tayo yun ang mahalaga. Di pa naman ako aalis dito eh. Motodeck pa rin naman tayo eh. Dami ko pang gagawin dito. Ito pa, nakaling... May isa pa tayong Pino dito. Oh. Di ba? Ba tayo masasaad? May isa pa tayo rito. Dami pa, di ba? Hindi dapat tayo nalulungkot sa bagay ng bagay. Pwede malungkot, pero huwag naman yung isa sa puso mo na sobrang lungkot-lungkot mo na parang katapusan na ng lahat. Basta ako, andyan naman si mamo, dito pa ibang motor ko, okay na may mga kaibigan ko, wala ako nadamay na tao kahapon. Tapos mag-obate yung mga tao dun sa nasunugan. As in, nakikiramay raw sila, sila pa yung malungkot kaysa sa akin. Sabi nila na, unang motor mo pala yan, ang ina ko motor ko yan, matanda pa yung nagsasabi dun, parang 50 years old, 60 years old. Napakasakit naman yan. Sabi niya, first motor mo pala yan, tapos nagaganito. Sad. Pero okay lang. May isa pa ulit ako rito ganun, kaya natin bumuo ulit. Yan, ready na natin siya. Oh, meron ako rito isang bagong batalya. Meron ako isa pa rito ng crankshell. Tapos meron ako rito ng makina ulit. Same naman siya. Customize pa nga ito, 1G. 4B, 66. May radiator na, water cool. Kompleto na yan, ready namin kagabi kasi sobrang lungkot niya. Ayan, makakabuo pa naman tayo yung isa. Ito pala yung garage, yung tambakay ko ng parts. Ayan. Ngayon ko lang din ganyan, naipanik ulit dito eh. Ayan yung mga kaha natin. So safe, safe lang. Safe lang. Alam ko madami nag-alala eh. Akala ko naman parang... Okay, hindi ko alam na ganun kalaki. Nagulat ako, napakadami nag-react. Dami nag-aalala sa atin, dami nagmamahal sa motor.
So, kung may natutunan man ako sa pagkasunog ng motor ko, siguro, yung anaisip ko, oo, motor ko tong mga to. Ako may-ari. Pero madaming nagmamahal dyan, maraming nag-aala. Parang, virtually, o para ba? Basta, madaming may pakialam sa motor. So, dapat mas ingatan ko siya. Yun yung natutunan ko dito. Akin yung motor, pero dapat ingatan ko siya. Hindi yung tipong, wala naman kayong pake, akin to eh. Hindi ganun. So, iingatan ko siya, tsaka mas mamahalin ko yung mga motor na gagawin natin sa susunod. Yun lang, mag-ingat kayo, check nyo mabuti yung mga motor, huwag nyo gagayahin, maling example yon. Pag may problema, check na agad, huwag na ipilit ang mga hindi dapat ipilit. Yun lang, maraming salamat sa mga tunay na sumusuporta dyan, sa mga nag-isip ng kalokohan sa akin, mga ulul kayo. Tapos, ano ba, mga kaibigan ko, Team 1G, pasensya na kayo, Team Motodek. Pasensya na kayo, kapabayaan ko to. Sa akin to, babawi tayo. Yun lang. Sa mga tropa ko dyan, mag-ingat kayo palagi mag-motor. Huwag na huwag sana mangyayari sa inyo yung nangyayari sa akin. Yun lang. Sorry sa iskandalo ng motor. Tapos, yun lang. Basta tuloy-tuloy lang ang buhay. Let's go. Tayo malisisindak na mga ganun. Salamat po sa lahat na nanood. Thank you po.